안녕 여러분, 셸라예요. 함께 한국어를 공부해봐요. Hello everyone, I'm Shella, and let's study Korean. Today, ang pag-aaralan natin ay lesson number 3. Okay, so ang lesson number 3 is about consonant sound value. 준비됐어요? Ready 나 봐요. 시작하겠습니다. Simulan na natin. Let's start our lesson number 3. Okay, so start tayo sa first letter na consonant. So what is the first letter consonant? Ang una ay ayan. So, what is this? Ano pangalan nito? Ito ay giyok. 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 Okay. So, mayroong rules. May dalawang rules ang sound value ng letter giyok. So, it can be K or G. Sabi dito, ang kiyok ay pwedeng maging K, K sound, at pwedeng maging G sound. So, paano? Rule 1. If the word starts with kiyok. So, kapag nasa unahan ang letter na kiyok, ibig sabihin, letter K ang sound niya. Rule 2, when kiyok is between two vowels or letters. So, kapag ang kiyok ay nasa pagitan ng dalawang vowels o ng dalawang letters, G ang magiging sound value niya. Okay, so paano yun? Example. Example. Kagu. So translate natin sa English letters. This is, what is this? Letter K. Bakit? Kasi nasa start siya. Nasa start siya ng word. So, this is letter K. Second letter, what is this? A. A. And then, the third letter, this one. So, ano? Ano ang magiging sound value nito? So, ito, G. Kasi sabi dito, nasa pagitan ng dalawang vowels, A and U. So, magiging G. And then, yung last letter natin, U. So, kung bibigkasin natin ito ay kagu. So, what is kagu? Ano yung kagu sa English at sa Pilipino? Ang kagu ay furnished. Furniture. Furniture o mga kagamitan sa bahay. Ayan, kagamitan sa bahay. Furniture. So, kagu. So, hindi siya pwedeng maging ga. So, hindi yan. Hindi pwede yan. Alright? Okay? Okay. So, let's say another example. Another example. Second example. This. Okay. So, kapag ito ay tinranslate natin sa English letter, this is letter A. And then, ito. Yung kiyok natin.
anong sabi sa rules? Between two vowels. Between two vowels or two letters. So, hindi siya K. G siya, G. So, G. And then, last vowel is A. So, aga. Hindi to si aga mulak, ha? Hindi rin umaga. Aga, in English, is baby. Baby. So, baby rin naman niya sa Tagalog. Baby. Okay? So, hindi siya pwedeng maging aga. Kasi ang sabi dito, nasa start. So, ito, mali ito. So, ang tama is aga. Okay. Next example. Again, example. Last one. Last one is ayan. So, what will be the translation of this? Anong katumbas ng letter? Since nasa start siya, so K, ka, and then A, then ito, bubugiyop, B, A, and then iyang, NG, NG, ayan. So, pag binasa ito is, kabang, first syllable, of course, kabang, kabang, what is kabang in English? Kabang means bag. Bag. Okay? Alright. So, that is for kiyo. Kiyo. Okay. Second consonant is letter niyun. 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 Okay, so dito naman sa niyun, walang rules. So, madali lang siya. So, ang kanyang sound value is just letter N. N. So, wala itong rules. So, hindi ito kasi wala ito. Okay? So, sa niyun, ang sound value niya is just N. 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 Okay, so example. Example. Okay. Niyun, letter N. And then, this is letter A, A. B, letter B. And E, of course, letter I. Nabi. Nabi. Okay, so what is nabi? Nabi in English is butterfly. Butterfly or paro, paro. Ayan. Another example. Nabi. Next is what is another example is nabi. Nabi, and then what is this? This is letter N, and this is letter U, again letter N, and letter A. So, nuna. Nuna. Nuna in English is sister. Okay, so not just a sister, kundi older sister. Older. Ang nuna ay para lang sa ate, nakatatandang kapatid na babae. Kasi kapag kapatid na babae na mas bata sa'yo, iba na ang tawag doon, dungseng. Kaya itong nuna ay para lang sa ate, nakatatandang kapatid na babae. Okay. Next, another um,
This is letter N, A, D, L, R, 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 and then A, A. So, pag binasa siya, nara, nara. Okay, so nara in English is country, bansa, nara. Okay, Daehanmingu, Nara, South Korea, country. Okay. Last one. Last example. Okay, so this is letter N, A, A, M, Miyom, M, and then U. U. Okay, so pag binasa to is Namu. Namu. Okay, so Namu in English is a tree. Puno. Punong kahoy. Namu. Tree. Alright? Okay, understand? Good job. Okay, so let's review. Okay, so today pinag-aralan natin yung sound value ng dalawang consonant na kiyok and neon. So yung pag ang sound value ng kiyok pwedeng maging K, pwedeng maging G. Alright? At ang sound value naman ng neon, 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 I, N. N lang. Okay? So, madali lang yung N. So, dito tayo medyo merong pagkakaiba ng paggamit sa pamamagitan ng pag-pronounce yung K at saka G. So, tatandaan nyo lang itong dalawang rules na ito. Ayan. Para hindi kayo mahirapan sa kung paano ninyo siya itatranslate sa spelling sa English at kung paano nyo ipopronounce. Tandaan nyo lang itong kanilang sound value rules. Alright? So, that's for today. That's all for today. And abangan ninyo yung continuation. Marami pa tayong natitirang mga consonants. So, katulad ng kiyok, marami pa rin mga ganitong cases sa ibang letter. Alright, so thank you and see you again. Tune in to my channel. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe. And please share this video. Thank you.